magandang gabi. Magandang gabi sa inyo mga idol. Topic natin ngayon, tungkol na naman to sa aso. Siyempre, as usual, lagi namang tungkol sa aso. Paano malalaman kung buntis na yung aso after ng stud session? May ilang signs para malaman mo agad na buntis yung aso mo. Una, mapapansin mo yan sa behavior. Siguro mga first 2 weeks niya, yung unang 2 weeks niya, mapapansin mo yung behavior niya, may mag-iiba yan. Kung dati yung pagkain niya, lagi niyang inuubos, lagi niyang sinisimot, mapapansin mo, hindi niya na masyadong inuubos yun, tikim-tikim lang. Yun nga, parang naglilihi sila. So, isa yun sa mga sign, mapupuna mo, mag-iiba. Tapos, pangalawa, mapapansin mo, yung aso mo, mas madalas nang matulog. Nangyayari yung mga yan, almost 2 weeks pataas, mula nung stud session niya, yan yung mga sign na mapapansin mo. Yan. Tapos, pangatlo, mga 3 weeks, mapapansin mo yung nipple ng aso mo. Kung dati maputla yan, mangyayari dyan, magiging na siyang mapula. Magkakaroon na siya ng buhay. Mapapansin mo, mabubuhay siya. Hindi na siya katulad ng dati na maputla. Isa yun sa mga sign na para malaman mo kung buntis yung aso mo. So yun, may mga iba pang sign. Siguro pagpasok ng isang buwan, yung iba, 15 days, may mga narinig ako ganyan. 15 days, pinapa-ultrasound nila, nalalaman naman. Pero mas maganda kung papa-ultrasound nyo siguro. Siguro mga kung nasa 1 month, yun, mas maganda. Para mas kitang-kita na. Yun, isa yun, mas malalaman nyo kung buntis na yung aso ninyo. Yan. Tapos to, next question. Gaano nga ba katagal magbuntis yung aso? So yun, marami rin nagtatanong sa akin yan after lalo yung mga newbie, yung mga first timer magpastad, magbreed. Yun, gaano nga ba katagal nagbubuntis yung aso? 2 buwan lang. Yun talaga yun. 2 months, 60 days. Pero yung iba, lumalagpas. Sa 60 days, okay lang naman. May katulad sa akin sa Siberian Husky, Woolly, may mga umaabot pa sa akin 65, 64 days. Yan. May mga ganun talaga. Minsan depende sa breed. Sa Chow Chow naman, sa karanasan ko, based on my own experience, umaabot sila ng almost 60 days lang. 61, 62 days agad. Nanganganak na talaga yung ano mga Chow Chow. Shih Tzu, ganyan. Kaya minsan, depende rin sa breed talaga. Sa karanasan ko, ha. So yun, ganun lang nga katagal na nga nagbubuntis yung aso. Nagle-labor pa kasi minsan, naabot na ilang araw yung pagle-labor, ganyan. Yun, so pangatlong katanungan, una, paano malalaman kung buntis na ang aso? Gaano nga ba katagal magbubuntis yung aso? Yung mga sign ng aso, yun, nasabi ko na rin, yun, tungkol naman to sa mga katanungan naman tungkol sa barako, sa mga male dogs. Paano daw malalaman kung kailan pwedeng gamitin na pang stud yung mga barako, yung mga male na aso? So yun, pwede nyo silang gamitin. Mga nasa age, yung iba naririnig ko sa mga ibang breeder, sa mga ibang stud owner, nag-i-start nilang ginagamit yung mga male dogs nila 10 months old. Pero para sa akin na yung 10 months old, medyo mahirap ang makabuntis. Yung iba nakakabuntis, pero karamihan hindi. Katulad sa akin, sa experience ko, sinubukan ko nang gumamit ng 10 months old na aso pang stud, pero hindi pa talaga niya kaya, hindi pa nakakabuntis. So, madalas ang nakakabuntis na age niya is nasa 1 year pataas, 12 months pataas, yan. Pwede mo nang gamitin yung barako mo. Pwede mo nang gamitin yung male. So, yun. Mas madalas nakakabuntis na yun. Bihira na pumalya. So, yun. Yun lang naman. Kung may mga tanong pa kayo na gusto nyong i-topic natin o sagutin ko tukol sa mga aso, ayun, mag-comment lang kayo dyan. Tanong nyo lang.
Sa mga next vlog natin, susubukan kong sagutin lahat yan. So, sa mga bago dito sa channel ko, please subscribe to my channel. Ito, Oliver Oliva TV. Ayan, maraming salamat sa inyo. Sa ngayon, yun lang ang topic natin para sa gabing ito. So, yun. Thank you.